yung question na pwede ka ba magbayad ng bills na lagpas sa due date, especially with Meralco. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. If you're new here on my channel and you want to know more about Smart Padala and Paymaya, meron akong playlist dito. So check niyo yan para magkaroon kayo ng idea sa remittance service ng Paymaya at ng Smart Padala. So in case naman na you want to know more about True Money, meron din akong playlist dito. So check niyo yan. And kung bago ka dito, you may want to consider subscribing to my channel. For today's video, i-discuss natin yung Meralco payment. Especially the Meralco payment. I-discuss natin is yung question na pwede ka ba magbayad ng bills na lagpas sa due date. Especially with Meralco. So, ang sagot is yes. Lalo na sa mga communication companies like Globe Smart. So, pwedeng-pwede. Wala nang problema yan. Hindi naman ganun kahigpit as long as may pumasok na pera sa account nyo sa yung sa Globe or Smart. Wala problema. Or sa PLDT. Wala problema doon. Pero, I'm more concerned of yung sharing this information sa inyo is with yung Meralco. Pwede nga ba magbayad ng Meralco bill na lagpas na sa Julie? Again, the answer is yes. However, kailangan yung dalhin yung Meralco bill na lagpas na sa due date. For example, let's say January, hindi ka nagbayad. Hindi ko alam kung pwede yan, pero let's say January, hindi ka nagbayad. Dumating yung bill mo na February, nagpang-abot yung January and February. And then, magbabayad ka, di ba? February, kunyari, pupunta ka sa True Money, magbabayad ka. So, ang dala mo is yung February bill mo, na dun sa February bill mo, kasama na sa total amount yung January. Pag nagpunta ka na yun ang dala mo, itong February bill lang, ang mababayaran lang dito sa February bill ay yung pang February lang talaga. May iwan yung pang January. So, ang i-input ng True Money na tindahan is yung amount ng pang February lang. Hindi niya mapaprocess yung total amount para sa dalawa. Hindi mangyayari yun. Pero, di ba, kala ko ba pwede ang may past due or lagpas sa due date? Oo, pwede nga. As long as dala mo yung bill ng January. So, kung ano yung natanggap mo noong January, kailangan mo yung dalhin. Kasi, ganito yun guys, every month, yung Meralco reference number, nagbabago siya. So, for January, ito yung Meralco reference number. For February, ito yung Meralco reference number. Na pag binayaran mo is yung Meralco reference number ng February, ang mababayaran lang is yung February. Kapag binayaran mo naman is yung Meralco reference number ng January, then ang mababayaran is January. So, I hope nakuha niyo idea. Pero sa Meralco lang yan, guys. With other billers like, yun nga, telecommunications, water, same lang. Kahit isang resibo lang, pwede niyong bayaran yung past due or yung nakaraang buwan pa na kasama dun sa isang bill. I hope nagkaroon kayo ng idea dito sa video na to or sa topic na to. And kung nakatulong ang information na to sa inyo, please leave a thumbs up. And I hope you continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!